Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinila Kalakbay. Ayan, ang panganda po ng panahon, di ba? May mga Santo Reyes pa po rito, may mga malalaki po. Marami po ang nakita kanina ng orange billed birch bullet. Ayan, dadaanan po natin sa likod po ng coffee shop. Marami pa punta, medyo naiya po ako. Tara, samahan po ninyo ako, masaya po ngayon. Ayan po mga kababayan, di ba? Lalaki po ng ano? Ng chanterelles. Lilinisin ko na pong mabuti kasi gusto ko pong mag-stay ng matagal dito sa gubat. Alam nyo na maraming kabuti ngayon ako nakikita. Lalaki po ng chanterelles ngayon. Dami pong tao ngayon eh. May nakita rin po may basket sa sasakyan, may plastic bag. Huwag naman sana maubos yung ano, yung ibang kabuti. Baka hinahanap lang po siguro nila yung penny bun o fungi porcini. Sige na pang mabuti kasi sa bahay gusto ko rin mapahinga. Imagine po ninyo no, ilang araw tayong kumakuha sa lugar na to, walang pahinga ang pagtubo ng kabuti. Sarap po na agos na ano, ng batis o sapa. Dahil umulan po ng mga araw, kaya mas malalim po ngayon. Mas malakas ang tunog ng tubig. Lalaki po, no? Ayan po, ang dami. Ito po yung maganda. Yung mas malalaki ang katawan. Gusto ko pong kunin ng mga mushroom ngayon. Yung mga giant mushroom. Yung orange birch bullet. Yung mga young. Kasi masyadong old. Inuuod na. Ang mahal po nito sa flea market. Malalaki at marami po talagang chanterelles dito sa spot ko. Hindi po napupunta ng ibang tao. Hindi kasi pansinin eh. Dahil iba tago. Mamaya mag-enjoy po kayo sa orange birch bullet. Ito ang laki. Dalawa. Iwanan ko na po yung maliit. Ayan po mga kababayan, very young, very juicy, very firm, parang ako lang. Oh, ganda, ganda na katawan, ayun po, tawa ng gigil. Ay naku, tumutubo na talaga mga higanting kabote. Ayan po yung mycelium mo,
Pag hindi nyo po tinakpan yung puyo, mamamatay. So ang gagawin ko po, kukuha ko ng mga tuyong sanga o spikes ng pine tree para matakpan. Ang ganda po. Ito po yung isang klase na hindi siya masyadong orange. Pero kapamilya po ito ng birch bullet. Yung pasa po sa talaga tinatawag na orange birch bullet kasi orange to orange. Ayun, ito. Napaka palang hiwa ko dun, sayang. Kala ko may uod. Yung kinakain po ng slug o yung suso na walang shell. Gatawa, di ba? Ayan po mga kabayan, may nakita po ka dito isang malaki sa isang matabang biyang na penny ba. Niko close up ko lang po para makita po ninyo. Ayan po, medyo challenging po itong place. Tingnan po naman natin itong malaki. Ah, firm! Dali. Clear muna natin. Laki! Naku, sayang naman oh. Kinain na naman ng ayaw po. Kinain ng ano, uod, dami. Doon na naman tayo ng uod. Ang dami. Dali isa. Kung maliit may uod din, sayang naman. Kita ko na yung kato. Ito doon. Ayaw po. Kahit malayo pa lang. Alam ko na pag kinain ng uod. Hindi ko po ano. Ay, naku, sayang. So, ayun po. Pwede ko napigyan kasi malamod ang gitna. Iyan ko na po sa mauod. Sayang. Ito po yung masarap. Yung super yum. Yan. Yung halos nakadikit po sa ground. Medyo mahirap lang kuhaanin. Hindi naman siya gano'ng kahirap. Saan ba? Yun. Kasi po natin. Malabas na yung mga lamok. Ito kailangan manipis. Manipis lang po ang hiwa kasi napaka delicate o napaka lambot po ng balat. Mamaya mangingitim po ito kasi ito po yung isa sa feature na oxidation. Magdadark po yung mamaya pero okay lang. Ganda po ano? Yan po, dito na po tayo sa bahay. Nagagawin ko po dito sa orange birch bullet. Pakukulaan ko po muna.
Pag maglilinis po kayo ng kabuti, panahin nyo po yung hindi humahawa. Kung saan ka lang, bagyan ko po ng baking sheet para hindi humawa po yung orange peel kibulit. Pero una ko pong lilinisin itong chanterelles. Itong brush ko lang po. Lalagay ko po ito sa plastic tapos ilalagay ko po sa freezer. Para kapag gusto ko pong magdininding, cream with mushroom, meron po akong naka-reserve lalo na winter time. Ito po, sarap po ngayon pag malalaki. Maganda meron din po yung plastic para diretso po yung dumi. Para po itong ano, no, pag nilinis nga ito, alam niyo po yung kabuti sa ilalim ng saging, ganyan din po. Sarap din po itong ano, chanterelle sa may dahon ng ampalaya sa kalabong. Naku, dinding-ding. Ayun po ang gagawin ko rito minsan. Kano wala pong dahon ng ampalaya. Pero ibili po ng ano. Gusto ko po yung bunga ng ampalaya talaga, yun, na fresh. Mahihira lang kasi makakita sa oriental shop. Karamihan po kasi nabibili doon, ano? Frozen. Sunod na po natin ang orange birch bullet. Ay. Itong maliliit muna. Break lang po natin to. O yun, wala akong ano. Walang uod. Ito, binabalatan po ito eh. Kasi gusto pong balatan. Kasi siyempre, ito po yung kinakapitan ng ano. Insekto. Hindi katulad po nung isa na maputi ang tangkay. Hindi po kasi pwedeng puro ani-ani yung mga wasag ko ba tapos sabay po lininisin kahit yung lupa, hindi po magdidikit-dikit po yung ano, yung lupa. Iwan po natin. Talagay po sa tubig kasi paukuloan ko po. Dali, idamin pa itong isa. Tapos lalagay ko po sa freezer kapag pinakuluan ko. Kasi kapag nilagay ko po sa freezer na hindi ko po nahugasan, siyempre yung mga dumi-dumi. Pag pinakuluan ko, sinala ko at malinis. So pwede na po siyang anuhin. Halo sa mga iba't ibang ulam. Ito po yung sinasabi sa inyo, parang gabi na mabilis umitim. Malakas ang ulan sa labas ah. Hindi po binuksan yung bintana pero naririnig ko sa range hood. Ito po yung isa. Yung maputi po ang katawan. Kaya hindi po gagawin po natin. I-break po natin. So walang uod. Ganda. Ito po yung oxidation. Iba na kulay, parang gabi. Maganda. Ay naku, may uod. Tanggal ko itong tangkay na ito. Baka mahawa pa yun. Ito yung nakakabuhit ka lang. Sobrang ganda na, diba? Kung kala nyo sobrang bait, pero nasa loob pala ang gulo. May ganong hugo.
At yung malaki, siyempre, hinihintayin nyo po yung paglilis itong malaki. Hindi pa po malaki ito, ha. Baby pa po ito. Kaya pa po mas malaki dito. Yung nakita nyo po nung nakaraang yung last year na vlog. Tingnan po natin kung may uod. Ay, maraming uod. Maraming na po yun. Pag ganyan po, ang ganda kayo na po yan. Alam ko po yan, eh. Uod na po ito. Kabisado ko na po ang paghilat siya ng kabuti. Eh, ito pala may maliit na natira. Hindi natin na iwa. Pag gantong yan, kung masyadong manipis, kasi madudurog po yan. At itong super liit, ika-quarter lang natin, apat na hiwa. Yan po, walang uod. Marami pa pong chanterelles dito. Isin na natin. Siyempre sa mga nanonood, kapang hinayang po ito, sasabihin po ng iba, naku kuya, tingnan mo yung tangkay, hindi po alam na alam ko na po yan. Nakakilabot po kasi pag binuksan, pag maraming uod. Iba po, hindi na talaga hinuhugasan. Kasi siyempre, pinuntahan po natin, park po yun. Marami pong taong pumupunta. Pero kapag nasa kagitna po talaga tayo ng kagubatan, naku po, napakalilis po talaga lahat ng kabuti. Kasi siyempre doon, may nagbibisikleta, may mga naglalakad, may mga nagsusulok-sulok. Sige, hindi po kayo makatrace ha. Doon sa mga ibang hindi makatrace, bukayan ko po ito. Ayun po, yung ko napakita. Bulok po talaga. Ayun po, dahil uod. Tago natin. Natatakot ako sa itsura. Gusto kong linisin yung chanterelles na malalaki yung ginaganyan po. O kaya mo yung malalaki po tangkay tulad nito. Ay, hindi nabiyak. Ay, pagandahan eh kapag ilinis na po sa forest. So, pagdating po sa bahay, diba? Malinis na, malinis na. Ayan po. Hugasan ko po ito ng mabuti. Ito pa kulaan. Tapos didirin ko, lalagay ko po sa freezer pareho. Ayan po. Lalagay ko na po sa plastic. Yung ating chanterelles, lagay na po natin sa freezer. O, diba? At okay na po itong orange birch bullet. Isang kulo lang po yan. Tanggalin na po natin at salin na po sa strainer. Para din po tayo nagluto ng pasta. Cold water po. Gasan po natin. Kasi may dulas po ito. Pag pinakulaan po, medyo natatanggal po yung itim na kulay. Pero napakasarap po nito. Ayan, akin na po yan. Malamig na po yan at patuloyin natin. Ilalagay ko po sa plastic at ilalagay ko rin sa freezer. Ayan, o diba? Hindi man karamihan, at least meron tayong reserva para sa winter. Ito po po yung nakaraang chanterelles. So, yung pinaanin natin. O, diba? Kasya ka po yan. May inang po talaga nilalagay sa plastic para may space. Paano po? Maraming salamat na naman po sa inyong oras na inilang sa Pinilakan Lukpay. Maulan na naman po. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.